wala namang bagong sila ng pagbaba sa mga policy, puro reform lang, natural masang Pilipino. At ang naniniwala ako kung bakit nangyayari yan, dahil yung mga nakaupo sa gobyerno, tulad din ng dati, mga dynasty, mga political dynasty. Kaya kung meron akong gustong marinig sa Pangulo, ngayong sora niya, ang aking gustong marinig, ipagbawal niya na ang political dynasty sa ating bansa. Lagyan niya na ng enabling law yung ating konstitusyon na nagbabawal sa political dynasty. Nang sa ganon, mawasak na ang political dynasty sa gobyerno na wala namang intensyon, kundi magnakaw na magnakaw ng magnakaw para magpayaman. Yun nga. Paano naman ang negosyo ng mga pamilya na gobyerno ang kanilang nagiging trabaho, Kaliodi, sabi nila. Paano naman kami? Binoboto nyo naman kami. Gusto nyo naman kami. Ito naman. Paano ngayon, Kaliodi, kung binoboto pa rin sila, kahit pa nararamdaman natin na halos lahat naman sa kanila, kapamilya, kamag-anak, kapuso, o kung sino man, lahat nandun na sa gobyerno, binoboto pa rin ng tao. Nag-iisip si Kalo, hindi. Actually, ito, naglalag lang kanyang signal. Sige, teta muna. Let's try to ask him to reconnect again, Michael. Sige. Kalo, di reconnect ka dahil pa. Yan, yun. Political and electoral system. Yan. Na ang sistema ng ating eleksyon ay para sa mga sikat. Para sa mga trapo. Kaya kailangan magkaroon ng pagbabago sa sistema ng eleksyon sa ating bansa. Dapat nga, kaya para mangyari yung hindi na sila iboto, dapat alisin talaga yung nasa provision ng ating konstitusyon na pinagbabawal ang political dynasty. Hanggat mayroong political dynasty na nakakasali sa ating eleksyon, talagang dahil control nila yung politika sa baba. Control nila yung sistema ng eleksyon dahil nga palit na lang ang mga pamilya. Mula control nila yung mayor, governor, senador, pati presidente, iisa ang apelyido na lang. Sino pa para mapipili ng mga tao? Kaya sila na lang using their money. Kaya dapat mawasak yung political dynasty nang sa ganon magkaroon ng pagbabago sa mga policy, nako, program para sa kabuhayan ng mamayan.